Kumusta, kumusta? Nasabihin lang ako, para malinaw lang sa lahat. Pangit kasi bigla eh. Maya-maya konti sasabihin ko na. Tira lang. Sige pa. Ayoko sanang gawin to kaso nga lang pangit ng labas eh. Pangit nung kumakalat na balita. Happy holidays pala sa inyong lahat. Happy holidays sa inyong lahat, mga tol. So, lalinisin yung pangalan ko. Pangit na kasi nung lumalabas eh. So yun, happy holidays sa inyong lahat. Oy, Jel, happy holidays sa'yo. So yun nga, may mga kumakalat na video about dun sa event namin, sa yung gig namin sa Isabela. So siguro sa ilan-ilan sa inyo napanood nyo na. Medyo hindi ko lang gusto yung kumakalat dun sa video kung bakit ganun ginawa ko. Una sa lahat, pumunta kami doon. Kami ni CLR, JP Bakalyan, Maxi Presco, YB Neat, DJ Razzy. And syempre, andun kami para magpasaya ng tao. Kasi kinunta kami ni Mayor. Shout pala kay Mayor Diaz. And kay Councilor Diaz. Sa Diaz Brothers. Ayun. So, yun nga, kinuha kami ni CLR dahil marami nga daw kaming fan doon na nakikinig ng kanta namin, nakaka-inspire kami doon ng mga tao. At madalas kami pinapatugtog at thankful kami at may ganun na probinsya o na lugar na isa kami sa mga hinahangaan. So, pumunta kami doon, nag-perform kami. So, yun na, masaya. Yung accommodation, napaka-grabe, sobrang salamat sa Diaz family. So ayun, ang nangyari, pumunta kami sa event, nakita namin daming tao, and then yung set ko na, and then kumanta ako, tapos nakita ko yung taong yun is sumisigaw talaga sa crowd, as in sumisigaw sa crowd. So minumura niya ako habang nagpe-perform ako. So tinignan ko rin, madami, sobrang daming tao, may mga kasama siya, ewan ko kung sino yung mga yon. So tinitignan ko siya na talagang sigaw ng sigaw, and then may after ng 2 songs I think or 3 songs, tumigil ako para magpasalamat at sa Isabela at magpasalamat kay Mayor, Councilor. So habang nagsasalita ako, mas lalo ko narinig yung nagmura siya, which is minura niya ako, yung pangalan ko. So ako naman, hinayaan ko pa din. Naririnig ko na yun paulit-ulit. So hinahayaan ko lang kasi gusto ko maging professional. Tapos habang kumakanta ako, paingay na siya ng paingay. Siyempre, parang naririndi na ako eh. Hindi na ako makapag-perform na maayos. Na grabe tong taong to, sabi ko. So habang kumakanta ako, dalawa lang yun. Nag-iisip ako kung saan siya humuhugot ng tapang niya para gawin niya yun. Knowing na nandoon sila Mayor, nandoon yung Councilor. So, iniisip ko, grabe, anong tigas ng mukha ng tao na to para gawin niya yun. So, ako naman, yung narindi ako narindi, syempre meron akong anger management na parang nilalabanan. Eh, kaso nga lang, medyo dumidilim na yung paningin ko. Tinitignan ko na siya noon, nakikita ko na siya. So, pinalapit ko siya. Nagdadalawang isip siya, pero syempre nakangiti ako na parang lapit ka dito.
So, nung pinalapit ko siya, tinanong ko siya, ano sinasign mo sa akin? Ano yung sinasabi mo? And then, sabi niya, idol. Tapos, sabi ko sa kanya, habang nakangiti siya sa akin, na para nakakatawa pa yung ginagawa ko, nagdilim yung paningin ko. So, binuhusan ko siya ng tubig, tapos binato ko siya ng bote sa mukha. Siguro, may mali din sa part ko at pasensya na sa lahat ng mga nakanood dahil hindi ko dapat gawin yun. Pero, artist kami, hindi naman kami yung parang clown lang na pag sinabi nyo ganito, gagawin nyo, sasabihan nyo kami ng gusto nyo sabihin eh, okay lang sa amin. Okay, ando doon na tayo sa side ng pagiging professional, dapat di ko pinatulan. Kaso nga lang, iba naman ang kinalakihan ko eh. Hindi kami iba-iba ng kinalakihan ng mga artist or mga performer ng mga sinasabi nyo na magiging professional. Pinipilit ko din pong maging professional na tao, maging magalang at alam nyo yun, nagiging mas maayos yung buhay ko. Pero the more na may gusto sumubok sa akin, the more na gusto subukan yung pagkatao ko, the more na natitrigger ako, the more na lumalabas yung pangit na ugali ko. So, sa akin, sa side na yun, may mali ako, pero sana intindihin nyo rin yung mali ng isang tao, which is, ganun talaga, okay lang. At least, ang akin lang dito, bakit sinasabi ko to is, mali yung kumakalat sa mga videos ngayon at nakakatawa na na-settle na namin lahat ng mga nag-videos no na kausapin na wag lumabas. Pero nakakatawa doon ang bibilis ng mga vlogger na to sa mga page ng sa Facebook o sa page ng sa mga channel ng mga YouTube na to, na paano nila nakuha yung video na yun. I mean, para lang kumita tapos lalagyan nila ng sign na para nag-sign daw ng 2 joints. Yun yung dahilan. Mga tol, sana itigil nyo na yung pagbangga ng pangalan na yan sa akin o ipagbangga yung pangalan ko sa kanila dahil una sa lahat, anong taon na, hindi na para mag-away pa para sa akin, wala na yun. At at the same time, tumatanda na tayo, hindi na tayo bumabata. May mga ilan-ilan din ng mga nakakasama ng tao na nakakausap ko din na okay naman na rin kami. Okay kami ng tao, ng mga kaibigan niya. So, huwag nyo nang pagbanggayin yan o mag-cause ng issue pa. So, ang sa akin, hindi yun ang dahilan kung bakit ko ginawa yun. Dahil maraming nagtutu joints na nagpapapicture sa akin. Alam ko kung tinatarantado ko, o alam ko kung nagtitrip sa akin sa harapan ko, or alam ko na hindi nila alam yung sign na yun, which is naging popular na lang talaga sa buong Pilipinas yung sign na yun. So, hindi natin matatanggi yun. Kaya ako, hindi ako para manakit bigla dahil lang dun sa sign na yun. Kung siguro kung ganun lang yung ginagawa niya, wala akong pakialam dun. Hindi ko siya para palapitin. Pero kung mumurahin yung pangalan ko, sisigawan ako, mumurahin ako at nakita ng lahat ng tao yun. Dahil kung titignan nyo dun sa channel, yung Cyberflex, yung channel na yun, kung titignan nyo is may mga nagko-comment doon na nanood na hindi, sabi nga nila, may mga nag-comment doon, mga nanood sila na hindi naman lang 2 joints yung ginagawa ng bata, which is sinisigawan ako, minumura yung pangalan ko. Kaya ako ginawa yun. So, doon sa mga gumagawa ng issue para kumita sila sa social media, medyo ilabas nyo ako dyan sa mga ganyan nyo, mga tol. Ang mahirap yan, hindi ko kasi kayo kilala ng personal. Pero, okay, good or bad is still a publicity. Pero binibuild ko yung sarili ko na hindi for publicity lang. I have a talent, may talento ako. Alam ko, maglalabas ako ng album ko ulit, which is yun, talent yun. Hindi naman ako rapper na pang hype-hype lang. Hindi naman ako ganun eh, which is, ang mga sinusulat ko is, karamihan is, yung mga kanta na pagbibigay ng motivation sa mga tao. And at the same time, kung ano yung katotohanan sa mundo nito. So, sa akin, hindi ako artist na pang hype lang, or gumagawa ako ng kanta para magbigay ng aral sa tao. So, hindi ko kailangan ng hype. Ang kailangan ko lang ma-appreciate yung talent ko. So, tanggap ko din na most hated din ako. At the same time, syempre, wala akong tanggap ko na yun simula nung lahat ng sinasabi ko ay totoo talaga, magiging most hated ako. At tanggap ko yun. And, pero yung gagawin, yung babasusin ako sa harapan ko, which is hindi naman tama yun. Okay? Walang taong gustong mabastos. Hindi din lahat ng tao, okay lang mabastos, masabi lang professional siya. Dahil minsan, pumipitik din tayo sa, alam mo na, iba-ibang tao. Yun ang problema sa generation ngayon, na parang lahat na lang kaya, tingin nila, akala nila kayang mambuli, akala nila. Pero ang mahirap dyan, paano kung na-timingan ka sa isang tao na hindi niya kayang i-handle yung depression or anxiety niya or yung anger management niya. Which is yun yung nangyari. Alam ko may mali din ako sa part ko, pero mali rin yung tao. So,
sa akin lang, ang pangit dito is kumakalat sa social media para lang mapag-usapan yung page or yung YouTube channel nila na gagawin na 2 joints, si Price tagat ganito para mag-away. Come on, man. Hanggang kailan nyo gagawin yan para magkapera? I mean, ako, umiiwas na ako sa mga ganyang bagay. Ang pangit lang kasi mali yung pagkakahayag nyo eh. Okay na sana kung totoo yung sinabi ng kung paano nyo sinabi, pero hindi nyo mala sinabi doon. So, ang tingin sa akin tuloy ng mga tao dahil doon naging sensitive ako. Pero hindi nyo alam na pinagmumura ako ng taong yun. Pinagmumura ako, dinerty finger ako sa stage. So, parang sa akin, may mga nakatingin din sa kanyang tao na parang ako, anong gagawin ko? So, porket lugar mo to. Possible kaya matapang siya is andun ang kanya, andun yung mga tito niya, andun mga kuya niya. Which is naiintindihan ko yun, pero hindi ako papayag na mag-ganun kahit saan akong parte ng lugar o saan pan, kahit sa ibang parte pa ng daigdig para basusin ako kasi ganun ako lumaki. Hindi naman din ako basagulero, hindi naman ako palaaway, pero ganun nga ako lumaki, hindi ako para basusin. So ulitin ko, hindi yun tungkol sa magkabilang grupo, ibang grupo, kaya ganito, kaya ganyan, kaya sa 2 joints, bakit ko ginawa yun? Ginawa ko po yun dahil minumura ako, binabasus ako, at nagsasalita ako sa stage at tuloy pa rin ang pang gagago sa akin ng tao. And uulitin ko din, gaya nga nasabi ko sa inyo, marami rin naman na mga nagpapapicture sa akin, nagtutu-joints, mga nagsasign ng ganyan, which is kasi hindi nga natin maiiwasan dahil naging popular naman talaga yung sign na yan at hindi natin matatanggihan, pero hindi ibig sabihin dun ay magagalit ako. Nagalit ako dahil may bumastos ng malala sa akin. So, ayun lang. At saka sa mga gumagawa-gawa ng gumagawa-gawa ng sa page nila o sa YouTube channel ng para tigil nyo yan, pare. Alam ko, pinagkakitaan nyo yan at nirerespeto ko yan, pero hanggat maaari, tanggalin nyo yung maling pagpapahayag ninyo dahil hindi siya maganda. Kahit pa anong sabihin nyo sa akin, may atake kayo sa akin dyan na hindi ko gusto at alam ko yun. Hindi naman ako pinanganak kahapon. Diba? So, mababasa nyo rin naman sa mga comment ng mga tao nandoon doon, mga nakinig doon at nanood. At saka, ayoko naman sanang gawin dapat yung kasi nasa harapan yung mga tao na kumuha sa amin, like sila mayor, sila councilor. Pero dahil hindi ko nga maiwasan, doon ako nagkamali. So, ulitin ko, mga tol, sa lahat ng mga ganyan siguro, minsan, pag gusto nyo man-trip o manggago, huwag nyo kakalimutan yung mga keyboard nyo. Okay? Pag pumunta kayo at gusto nyo man-tarantado ng tao, huwag nyo kakalimutan yung mga keyboard nyo. At hanggat maaari, doon nyo nalang i-type yung galit nyo. Kasi minsan, baka mamaya, mas madisgrasya pa kayo. Pag talagang pinersonal nyo yung taong alam nyo, o hindi nyo alam na papatulang kayo. So, sa henerasyon na to, eh, hindi mo maiwasan yan, lalo na sa social media, madaming matatapang, madaming mga bastos, madaming wala nang alam gawin sa buhay, kundi ganun lang mang-hate, which is okay lang yon. Pero, huwag yung gagawin sa personal, ibang usapan na yon. Okay? At kung sakaling gagawin nyo man yun, huwag yung kakalimutan bitbitin yung keyboard nyo. Kasi kung wala yung keyboard nyo, hindi kayo magiging warrior. Alright, so siguro nalinis ko na to, nasabi ko na, uulitin ko, hindi ko ginawa yon dahil sa sign na yon. Ginawa ko yon dahil minumura ako simula nung una pa lang ng salang ko sa stage hanggang sa tumigil ako, hanggang sa ginawa ko yon, may pinagmumura yung pangalan ko, din dirty finger ako. So hindi ko hahayaan na mabastos yung pangalan ko o pagkatao ko ng ganun-ganun na lang. Ulitin ko, hindi ako matapang, hindi naman ako palaaway. Pero lumaki ako na ganun, na hindi ako papayag na basusin ng kahit sino-sino lang. At sana ganun din kayo, at alam ko ganun din naman kayo, at ganun din yung iba. So, kapayapaan para sa inyong lahat. Sinabi ko lang to para mas malinaw lang, para hindi na kumalat yung... Diba? Shoutout din sa lahat ng mga keyboard warrior na nagko-comment, na akala mo talaga ang tatapang. Sana pagpalain kayo ng Panginoon. At kahit kailan, upal pa rin kayo at walang mangyayari sa buhay ninyo. Paalam. Peace.